Okay mga Kamaster, welcome to Kamaster TV and good day sa inyong lahat. Today we will talk about fire pumps. And our topic for today about fire pump is based on Philippine Electrical Code 2070. Pag-usapan natin yung part ng Philippine Electrical Code na Article 6.95. At ang Article 6.95 mga Kamaster is all about the requirements in the installations of our fire pump. O kung bakit nga ba naiiba yung installation ng ating fire pumps kumpara sa typical induction motor. Yan, itatackle natin yan mamaya. Then matututunan nyo rin sa video ito yung calculations ng ating OCPD or overcurrent protection device ng ating mga fire pumps. Okay, let's start mga master. What is fire pump and jacket pump? A fire pump supply water to a facility fire protection piping. Yan mga master, si fire pump daw or fire pump motor, siya yung dapat mag-supply sa ating fire protection piping or fire protection system. And samantalang si jacket pump naman, a jacket pump is a small pump, sabi dyan, intended to maintain pressure in fire protection piping system. Yan, kung si fire pump motor natin or fire pump is responsible sa pag-supply ng ating tubig sa fire protection, ganun din naman si jacket pump. Palagi magkasama tong dalawa na to. Si jacket pump naman is pressure maintenance siya. Ibig sabihin, kapag may nawawalang small amount of pressure dito sa ating system, si jacket pump na yung bahala dun. Or pinapanatili ni jacket pump na maging pressurized yung ating fire protection piping system. Pag malaki naman pressure yung nabawas sa atin o sa ating system or yung may pumutok na, for example, sprinkler, at a certain pressure, mag-a-activate naman ito si ating fire pump motor. Yun yung trabaho nilang dalawa. Dito tayo sa pinaka-topic natin na Article 6.95. And sinasabi dito sa Article 6.95, the general philosophy behind this code article is that circuit protection will shut down equipment before letting the supply conductors melt from overload. Kung mapapansin natin mga Kamaster, yung idea or philosophy ng Article 6.95 na yung circuit protection is para sa atin conductors. Walang sinabi na para sa ating unit equipment o yung fire pump. Sinasabi lang dyan na isa-shutdown niya yung equipment bago pa matunaw yung ating conductors. Yan yung idea ng Article 6.95. Mamaya tatakil natin kung bakit nga ba parang may mali dito sa ating article ng Philippine Electrical Code o yung kung talagang mali nga ba itong code na to. Okay, Article 6.95 daw contains many requirements to keep that supply of water uninterrupted. Tulad ng locating the fire pump so it's to minimize its exposure to fire. It is multi-building campus style mga Kamaster. Dahil kung mapapansin nyo, hiwalay yung ating mismong building sa ating fire pump. Itong building na to is for the location of ating fire pump. Ang reason is kung magkasunog man sa building na ito, at least fire pump can perform their tasks uninterrupted dahil nga isolated siya dun sa mismong nasusunog na building.
isa sa mga requirements ng Article 6.95 in installations of fire pump is to ensure that the fire pump and its jockey pump have reliable source of power. Isa sa mahalagang bagay yan, mga kamaster, yung power supply niya para hindi siya ma-interrupt. Dahil kung sakaling mawala yung normal source natin, ang power, dapat may on-site emergency source of power si ating fire pump. Yan, para tuloy-tuloy pa rin yung kanyang takbo. Okay, next is it makes sense to keep fire pump wiring independent. Yan, mga kamaster, dapat hiwalay talaga yung supply ng ating fire pump motor. Requirement seems wrong at first glance until you remember why the fire pump is there in the first place. Yung Article 6.95, sinasabi rin na parang may mali daw dun sa mga requirements ng Article 6.95 itself. Tulad ng the disconnecting must or the disconnect must lockable in the closed positions. So, itong disconnect niya, mga kamaster, kailangan daw nakalock siya. Kung mapapansin nyo yung sa presentation natin is nakalock siya in closed positions or on positions. Kailangan manatili siya lagi ng on positions. May, kung mapapansin nyo, parang mali nga yan, mga kamaster, bilang isang electrician, kasi ang iisipin natin na paano kung magka-problema ang ating controller. Paano natin ma-i-shutdown kaagad? Pero may reason yan, mga master, na kung mapapansin nyo yung Article 6.95 is minimake sure niya lagi na continuous yung operation ng ating fire pump motor or mag-activate yung ating fire pump motor in case of emergency. O kasi nga naman, paano if unauthorized person yung makapagpatay ng ating fire pump o yung hindi na-orient na persons accidentally or intentionally patay niya yung ating fire pump controller, paano kung if in case of fire, kung nakapatay ito, hindi siya ngayon mag-a-activate. So, baliwala. Isa pa sa mga requirements natin, mga kamaster, na dapat daw yung fire pump controller natin is walang automatic protection. Fire pump power circuit cannot have automatic protection against overload. Kung mapapansin nyo, mga kamaster, o kung nakapagbukas na kayo ng fire pump controller, tignan nyo yung contactor nya ng Y delta. Typically, yung iba nating mga induction motor is palaging protected with overload relays. Pero mapapansin nyo sa ating fire pump controller, pag binuksan nyo, wala yang protection na overload relay. Direct yan sa motor or sa contactor, mula sa contactor direct sa motor. Para nga naman hindi mag-automatic shut off yung ating mga fire pump motor. Okay. Yung parang may mali sa sinasabing code na to, ito yung kasagutan ni Article 6.95 doon. It's better to run fire pump until its winding melt than to save the fire pump and lose the facility. Tama nga naman, mga kamaster, may point naman si Article 6.95. Dahil gasino lang ba tong si fire pump na masira or masunog kumpara sa ating buong facilities? So, mas matimbang pa rin si ating facilities or ang ating buildings kaysa sa fire pump. On-site power production facility.
Okay, dito naman mga ka-master, yung nabanggit na rin natin kanina na dapat daw yung ating fire pump is may sariling on-site generator bukod pa din sa ating normal power. Sinasabi dyan, on-site power production facility located where it is protected from fire such as outdoor or in a room of fire constructions. Kailangan din ito. Yung power supply niya is isa sa mga mahalagang bagay dito sa ating fire pump. Kailangan din yung ating generator, syempre, is protected with fire-rated constructions or yung fire resistance na room para sa generators. At yung generator daw natin, mga kamaster, generator capacity shall have sufficient capacity to allow normal starting running of motors driving at fire pumps while supplying other simultaneously operated load. Kailangan syempre yung rating ng ating generator is kaya niyang supplyan si fire pump natin para hindi ma-interrupt yung ating fire pump sa kanyang operations. Itong ating generators is may tamang calculation din yang dahil may allowable load capacity lang yung ating mga generators. Okay, ito yung multi-building natin mga kamaster. Meron tayong dalawang supply or utility service. Na for example, Meralco 1 and Meralco 2. Then dumaan siya sa transformers. Dalawang transformers din pumasok dito sa ating substations. Ito substations na to na kung saan nandito yung ating mga equipment and yung ating fire pump. Sinasabi dito na yung transformer daw mga kamasters must be sized to at least 125% of some of the loads. The overcurrent device in the primary of the transformer supplying a fire pump installations, the device is required to size the carry of lock rotor current. Yung lock rotor current na yan, mga kamaster, ay yung the highest current ng ating mga motor kapag ka nag-lock yung ating motor o napigilan sa pag-ikot. Yan yung dinodraw niya na current. Yung mataas na current na yan is yung tinatawag nating lock rotor. Okay mga kamaster, yan, punta tayo ngayon sa branch circuit conductor size. Kukumpyutin natin yung OCPD or yung branch circuit conductor ng ating mga fire pump motors. Kung makikita nyo mga master sa ating representations, yung rating for example ng ating fire pump motor dito is 25 HP. Ngayon, si 25 HP na yan is nagdodraw ng full load current ng 74.8 full load current. Sabi dito sa branch circuit conductor single fire pump motor must have rating not less than 125% of the motor FLC. Not less than 125% daw of the motor full load current. Kaya min yung full load current na 74.8 FLC, ita times natin ngayon sa 125% or 1.25. Kaya ang full load current na natin is 93.5 amperes. So, si 93.5 amperes ang fit na wire sa kanya o yung dapat na wire sa kanya is ang American wire gauge conductor na number 3. So, ang overcurrent protection device natin dito sa ating
or sa loob ng ating FARPAM controller is dapat 450 ampere. Saan naman nakuha yung 450 ampere na yun, mga kamasters? Yung 450 ampere natin na yun is yung size ng ating lock rotor for 25 HP. Okay, saan ba natin pinagkukuha yung mga reference na yan? Balikan natin, mga masters. Mas maganda may reference tayo para mas nakikita natin. Okay, yung reference natin sa ating full load current according to PEC, PEC for 430.248 is, makikita natin dyan, titignan natin, 25 HP and rated siya ng 208 volts, yan is 74.8 ampere yung kanyang full load current. Okay, yung sa atin namang lock rotor current, makikita naman yan sa table 4.30.14.5 ng PEC is, kung titignan nyo dyan, 25 HP and then 208 volts, magdodraw siya ng lock rotor na 404 ampere. So dapat ang overcurrent protection device ng ating FARPAM controller is not less than lock rotor or 450 ampere. Dito naman sa size ng ating wire, yung number 3 American wire gauge is rated siya ng 100 ampere at 75 degree Celsius. Okay, mga kamaster, so dito ngayon tayo sa branch circuit conductor size, o yung anong nga ba yung tamang size ng conductor ng feeder lines ng ating mga fire pump motors. Sinasabi rito na the voltage drop at the terminal of the controller when the motor starts lock rotor current must not drop more than 15% below, o related yung ating voltage drop dito sa ating formula, and lock rotor current. So kailangan natin, ang hinahanap natin is ang size ng ating wire. So speaking of voltage drop nga pala, mga kamaster, may nakuna na akong tutorial ng ating voltage drop or voltage drop calculation. Ilalagay ko na lang yung link dito sa ating description sa baba. So kung sino yung gustong matuto ng calculation ng ating voltage drop, yun yung video tutorial ko. Nandun yung formula for single phase and para sa ating 3 phase ng voltage drop. So balik tayo dito sa ating fire pump motor. Para makuha natin yung size ng ating conductor na kaya yung ating lock rotor, at pag nag-start yung ating motor, hindi siya bababa ng 15% ng ating voltage drop, gagamitin natin yung formula na circular mill, or yung size ng wire equals square root of 3 times etong K factor times current times yung distance ng ating wire, then over ang ating voltage drop. So ang square root of 3 natin is 1.73. then yung K factor natin for copper is 12.9 ohms. Nandun yun doon sa tutorial ko, sa yung nauna kong tutorial. Then yung kanina, yung lock rotor natin na may reference tayo, ito yung is 404 ampere. Then yung for example natin is yung layo ng ating wire is 150 feet, and then yung voltage drop natin, itong 208 volts times
15% is 31.2 volts. So ito na yung substitution natin. So ito na yung substitution natin. Circular mill equals 1.732, ayan, times K factor 12.9 ohms, times lock rotor 400 ampere, times 150 yung distance ng ating wire, over 31.2. ito yung ating mag dinodraw na voltage drop, equals 43,397 circular mills. In chapter 9, table 8 ni PEC, 43,397 circular mills is equal to American wire gauge number 3 conductors. So yan mga masters, if yung wire natin is 150 ang layo, kailangan natin gumamit ng American wire gauge number 3. If yung fire pump natin is 25 HP. So yun lang po mga kamaster. Kung nagustuhan nyo yung tutorial natin, just subscribe. Then kung may kulang pa sa ating tutorial, just click to comment down below. Yun lang po mga kamaster. Thanks for watching.